Pwede bang layuan mo ko? Nakakadiri ka. Taboy ni Eunice sa batang pulubi na kanina pa siya sinusundan. Maghapon niya na itong pilit nilalayuan, ngunit sunod pa rin ito ng sunod sa kanya. Kanina pa siya naiirita rito dahil kahit tanong taboy niya rito ay hindi pa rin siya nito nilalayuan. Sobrang dumi ng bata na parabang hindi naliligo ng ilang buwan. Sa tuwing tinatangka siya nitong hawakan, nandidiri si Yuna. Bakit ka naman po mandidiri sa akin? Pulubi ka rin naman po ah. Saka ikaw po ang nanay ko, hindi ba? Ikinuyom ni Yuna ang kanyang kamoo upang pigilan ang sarili na mahampas ang bata. Muling nanumbalik sa kanyang isipan na nagpapanggap pala siya bilang pulubi. Halos isumpa niya ang lalaking hindi niya man lang kilala. Dahil tuloy doon napilitan siyang maglayas at magpanggap. Napulubi sapagkat kilala niya ang kanyang ina at kakambal na hindi masyadong fan ng mga pulubi. Para sa kanila ay ang mga pulubi ay isa lamang na mga palamuni na umaasa sa mga pinibigay sa kanila ng ibang tao. Tinignan ni Yuna ang bata. Wari niya ay nasa 7 taong gulang na ito, mayangking kagwapuhan ng bata kung sakaling malinisan ito. Ngunit hindi pa rin mawawala sa isipan niya na isa itong pulubi. Saka bakit pa kanina pa siya nito tinatawag na mama? Hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend dahil masyado siyang mapili sa lalaki. Hindi niya pa rin naman isinusuko ang kanyang perlas na sinilangan dahil sagrado ito. Hoy bata, hindi ako mama mo, okay? Hindi nga kita kamukha oh. Saka nasaan ba ang mga magulang mong tunay? Sinal na lang ang kulitin mo, pwede ba? Muling nagpatuloy sa paglalakad si Yuna. May mga nakakabanggaan pa nga siyang tao ngunit wala siyang pakialam. Kailangan niyang matakasan ang batang to. Akala niya kasi nung una ay sasabay lamang ang bata sa kanya upang manlimos, ngunit hindi niya naman nakalain na tatawagin siya nitong mama. Buong maghapon tuloy ay wala siyang ginawa kundi ang takasan ng bata. Ako po si Elias, mama. Umuwi na po tayo. Hinihintay na po tayo ni papa. Hindi nga ako ang mama mo. Sinungaling ko po, ikaw kaya ang mama ko. Napahilamos na lamang sa mukha si Yuna, hindi niya na kinakaya ang kakulitan ng bata. Huminga siya ng malalim sa kahuminto sa paglalakad. Hinarap niya si Elias na inosenteng nakatingin sa kanya at medyo yumuko pa nga siya upang mapantayan ng bata. Elias, hindi nga ako ang mama mo. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend sa tanan ng buhay ko. Kung sino man ang mama mo, siya na lang ang kulitin mo, pwede ba? At kung budol-budol naman to, Diyos ko naman. Pulupi na nga ako eh, tulad nyo, tapos ako pa talagang binalak ng lokohin. Pero ikaw nga po ang mama ko. Look po, pareho po tayong may birthmark sa leeg. Napatingin si Yuna sa birthmark ni Elias. Katulad nito ang birthmark nila ng kakambal niya. Coincidence lang yan, okay? Hindi kita ana. Mahal, nariyan ka na pala. Nangunot ang noo ni Yuna nang makarinig ng bariton ng boses sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ay halos hindi makapaniwala si Yuna. Sa napakagwapong nilalang na naglalakad palapit sa kanila, ang maitim at maguloy nitong buhok, ang medyo singkit nitong mata, ang makapal nitong kilay lalo na ang kahal nitong mata. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Yuna ang matangos nitong ilong at mapula nitong labi. Napalunok si Yuna, pakiramdam niya ay nagsilabasan ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Heto na naman, huwag ka nang magtampo. Papaiyakan mo pa talaga si Elias eh. Piningot ng lalaki ang kanyang ilong at halos masuka siya sa baho nito. Bakit ang baho ng kamay mo? Nandidiri pa na sigaw ni Yuna at kinusot niya ang kanyang ilong. Malaprinsipe nga ang itsura ngunit ang pananamit at amoy ay tila basurero. Pasensya na. Tumay kasi ako kanina sa public CR kaso walang sabon eh. Tapos hinawak mo sa akin? Kadiri. Naiinis pang saad ni Yuna. Pinalisi ka naman ng mga mata ang lalaki na malawak ang ngisi niya. Parang nawala bigla ang pagkabighani niya rito. Pa, hindi po ba siya si mama? Kamukhang kamukha niya po kasi yung nasa picture mo na ipinakita mo po sa akin eh. Oo siya nga. Sad naman ni Kobe. Hoy, hindi ako ah, sinungaling ka. Tinasa ng lalaki ang isang kilay ni Yuna. Kahit matagal nang lumipas ang panahon, kilalang kilala ko pa rin ang itsura mo. Huwag ka ngang magsinungaling. Ano? Pati ba naman anak natin, itatanggi mo?
Itinanggi mo na nga ako dati eh. Hindi maintindihan ni Yuna ang mga pinagsasasabi ng lalaki na nasa kanyang harapan. Wala nga siyang maalala na may itinanggi siya noon. At kung sakaling naging boyfriend niya man ang lalaki ay ipapangalandakan niya ito sa buong mundo pero hindi naman. Wala akong alam sa sinasabi mo, okay? Layuan mo ko. Isama mo yung anak mo. Tapos ang usapan. Inirapan ni Yuna ang lalaki sa kapadabog na naglakad palayo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay halos manlambot siya nang makitang mga pamilyar na mukha sa hindi kalayuan. Yun ang tauhan ng kanyang ina. Napalingalinga sa paligid si Yuna. Panigurado kasi na siya ang hinahanap ng mga to. Natanaw ni Yuna ang magama na naglalakad na palayo. Umiiyak pa si Elias habang pinapatahan ito ng lalaki. Ikinuyom ni Yuna ang kanyang kamao. Wala na siyang choice kundi ang magtago kasi kung hindi ay paniguradong makikita siya ng mga tauhan ng kanyang ina at paniguradong ipagpipilitan na naman ng mga to na pakasalan ng lalaki na pakiramdam niya hindi naman pasok sa type niya. Kilala niyo po ba ang nasa litrato? Ani ng isang lalaki sa dikalayuan. Napahilamos na lamang si Yuna sa mukha bago mabilis na tumakbo papalapit sa pwesto ni Elias at ng lalaki. Tinignan siya ng lalaki na may halong pagtataka at inis. Anong kailangan mo? Oo na, makikilala ko na kayo. Anak ko nga pala itong pulubing ito at asawa kita. Totoo ba? Namamawis na ang noo ni Yuna habang pasimpleng tinatanaw ang mga tauhan ng kanyang ina. Ha? Oo naman! Kaya tara na, umalis na tayo rito, okay? Nagmamadaling saad ni Yuna. Sabi ko na, mama kita eh. Singit ni Elias sa usapan. Napahalukip-kip si Kobe. Gusto niyang subukan ang kanyang ex-girlfriend na nang iwan at nagpahiya sa kanila noon. Kung ikaw nga ang girlfriend ko dati, anong hugis ng balat ko sa puwet? Ano? Pinalisikan ng mga mata ni Yuna si Kobe. Pinaglololo ko ba siya ng lalaki? Malakas na tumawa si Kobe sa kasya yung nakbayan. Oo na, naniniwala na ako. Alam ko naman na wala kang may isasagot kasi hindi mo naman alam na hugis oblong ang peklat ko sa puwet. Nalukot ang mukha ni Yuna habang nakatingin kay Kobe. Nakakadiri ang mga pinagsasasabi ni Kobe sa kanya. Iniling ni Yuna ang ulo sa kahinawakan ng kamay ni Kobe. Tara na, umalis na tayo rito, umuwi na tayo. Sad na lamang ni Yuna. Pero wala naman tayong bahay. Sagot naman ni Kobe. Napakunot no ang babae. Ano? E saan kayo natutulog? Sa tabi ng kalabaw. Sad ni Kobe. What? Kulang na lang ay sapakin ni Yuna si Kobe. Nangigigil na siya rito pero kailangan muna niyang i-reschedule ang gigil niya sa lalaki dahil nasa panganib ang buhay niya. Biro lang ulit, sa kubo tayo nakatira. Magseryoso ka nga pwede ba? Nagsusungit na ang saad ni Yuna. Opo mama, sa kubo nga po kami nakatira. Sabat ni Elias. Pwes, umalis na tayo rito. Excited ka namang makakadel ako, Elias, yung mama mo. Sad naman ni Kobe. Napasabunot na lamang sa buhok si Yuna mukhang maling desisyon na sila ang tinakbuhan niya. Papa, mukhang naiinis na si mama. Rinig ko pa naman na armalite raw po yung bunganga ng mga mama kapag galit. Ay anak, true yan. Sad pa nga ni Kobe. Pwede bang dalhin niyo na lang ako sa kubo niyo? Nagmamadaling saad naman ni Yuna. Oo na, tara na. Agad na hinawakan ni Kobe ang kamay ni Yuna saka sila tumakbo paalis sa lugar na yun. Nakasunod naman sa kanila si Elias na hindi maalis ang ngiti sa labi. Samantala tuluyang nakahinga ng maluwag si Yuna nang makaalis sila sa lugar na yun. Nakarating sila sa isang malawak na bakanteng lote kung saan may isang munting kubo na nakatayo. Mabilis na hinila ni Yuna ang kanyang kamay kay Kobe. Pakiramdam niya ay bigla siyang inantok marahil sa pagod. Hindi pa rin pala siya kumakain dahil noong naglayas siya ay wala siyang dalang cash. At noong sinubukan niyang mag-withdraw ay nanakawan pa siya. Pakiramdam niya tuloy ay sobrang malas niyang tao. Mama, itutur kita sa bahay natin, ang tagal mo rin pong nawala eh. Hinila ni Elias si Yuna papasok ng bahay at wala man lang kalaman-laman ang kubo maliban na lamang sa maliit na banig at tatlong unan sa lapag. As if naman sobrang lawak ng kubo na nito para iturmo pa. Nakasimangot na tugon nga ng dalaga. Don't worry baby, dahil bumalik ka na ulit paniguradong parehas na tayong magtutulungan
na mag-ipon para makarenta man lang ng maayos na bahay. Sad ni Kobe na nakapasok na nga ng kubo. Dahil sa tatlo na sila sa loob ay para ba silang lumpia roon sa siksik at bukod dito ay sobra pang mainit. Wala na bang ilalawak pa to? Nakasimangot na tugon ni Yuna at naupo siya sa banig sa kainunat ng katawan. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, maarte ka pa rin. Sad naman ni Kobe. Hindi ka rin nagbabago, mukhang hipon ka pa rin. Nakasimangot na gatong na nga lamang pabalik ni Yuna. Kahit hindi naman talaga niya miniminyon dahil gwapo naman talagang lalaki. Nahiga siya sa unan sa kaipinikit ang mata. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Mama, maaga pa po para matulog. Laro po muna tayo. Untag ni Elias ngunit hindi sumugot si Yuna. Pagod na pagod na siya para sumugot pa. Hayaan mo na nga ang mama mo, Elias. Labas ka muna, susunod ako. Bakit po, Papa? Maglalambingan kayo ni Mama, no? Hindi, manahimik ka nga. Pakaramdam ni Kobe na mula ang kanyang pisngi sa sinabi ng anak. Mahinang humagik-gik si Elias at mabilis nang lumabas ng kubo bago pa siya mabato ng tsinelas ng tatay niya. Inayos naman ni Kobe ang pagkakahiga ni Yuna. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga, ang mukha na nanakit at nagpahiya sa kanya 7 taon na ang nakakaraan. Sa tingin niya nga ay sobrang rupok niya dahil tinanggap niya kaagad ang dalaga dahil hindi man lang kumukha ng sapat na eksplanasyon. Hinalikan niya sa noo si Yuna sa kanapangiti. Samantala na nigas sa kinahihigaan si Yuna dahil doon. Si Kobe pa lang ang lalaking nakakahalik sa kanya. Sa noo, dahil pati ama niya, hindi siya tinangkaan na halikan sa noo. Sleep well, Apple. Bumalot ang pagtataka sa isipan ni Yuna. Tila maraming tanong ang biglang umusbong sa kanyang utak. Bakit siya tinatawag na Apple ng lalaki? Gayon hindi naman siya ito. Bukod pa rito, bakit kilala ng lalaki ang kambal niya? Sa sobrang daming tanong na umusbong sa kanyang isipan ay hindi niya na nga namalayan na unti-unti na siyang nakatulog. Sa kabilang banda naman ay lumabas si Kobe sa kubo sa kanilapitan ng anak na balas sa paglalaro ng lupa. Anak, bantayan mo ang mama mo ha. Kukuha lang ako ng makakain. Magnanakaw ka na naman ba, Papa? Tanong ni Elias. Napahinto si Kobe sa tinanong ng anak. Napabuntong hininga siya. Wala namang choice si Papa Elias. Wala rin gustong kumuha bilang trabahador kay Papa kaya kailangan nating magnakaw. Pero nariyan na po si Mama. Akala ko ba hindi ka na magnanakaw kapag nandyan na po siya? Kasi sabi mo po isa siyang superstar tsaka mayaman po siya, di ba? Tumingin si Kobe sa kubo na kinaroroonan ni Yuna. Hindi niya rin maintindihan kung bakit mukhang pulubi ang babae na minahal niya noon. Sa pagkakatanda niya, ay sopistikadang babae ang dalaga at bukod pa rito ay pumunta ito sa ibang bansa upang maging ganap na supermodel. Pero mukhang kabaliktaran ang nangyari dahil nakasuot pang pulubi ang dalaga. Pasensya na anak, kailangan itong gawin ni Papa kasi mukhang wala rin namang pera si Mama mo eh. Mag-iingat ka, Papa! Ikaw rin anak, huwag mong sabihin kay Mama mo na magnanako ako ha, baka iwan tayo ulit. Opo, Papa! Ngumiti si Elias kay Kobe saka ito kumaway. Mabilis na tumakbo si Kobe pabalik sa night market kung saan niya nakita si Yuna. Natutuwa si Kobe na makita niya si Yuna ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba. Magkamukha nga sila ng girlfriend niya noon ngunit bakit parang ibang tao ito? Umiling na lamang si Kobe at pilit na nilimot ang mga iniisip niya. Ito na nga mismo ang umamin sa sarili niya na siya ang ina ni Elias at sumama pa ito sa kanila. Siguro, napapraning lamang siya sa mga pinag-iisip niya. Nag-focus na lamang si Kobe sa pasimpleng pagsungit ng manok sa mga nakadisplay sa palengke. Balak niya kasing hainan ng 1 putahe si Yuna na paniguradong magugustuhan nito. Walang iba kundi ang paborito nitong fried chicken. Sa kabilang banda na pangiwi si Yuna nang bumangon siya at sobrang sakit ang kanyang likuran. Marahil sa tigas ng kanyang hinihigaan. Pagtingin niya sa munting bintana ng kubo ay nakita niyang magama na masayang nagluluto. Hindi na malaya ni Yuna na napangiti siya. Ngunit agad din naman siyang umiwi. Natutuwa siya sa kanyang nakikita dahil kahit minsan hindi niya maramdaman na mahal siya ng kanyang pamilya. Lagi na lamang ang kakambal niyang si Apple
ay pinagtutuunan niya ng pansin kahit mas marami naman ang achievements niya sa buhay. Kaya siguro lumaki siyang spoiled brat dahil kinulang siya sa pagmamahal. Nakayuko siyang naglakad palabas ng bahay sa kanilang hapang hangin. Ngunit napobo lamang siya dahil usok ang nalalanghap niya. Nakuha nito ang atensyon ni Elias at Kobe. Agad naman niyang nilapitan ni Kobe. Apollo, okay ka lang ba? Nangunot ang noon ni Yuna sa pangalan na tinawag sa kanya. Kailan pa naging Apollo ang pangalan niya? Nanumbalik sa isipan niyang sinabi ni rin ni Kobe kanina habang siya ay patulog na lamang. Apollo rin ang binanggit nitong pangalan. Ayos lang ako. Usok kasi nalanghap ko imbes na fresher eh. Nakangiwing sagot ng dalaga. Ang taong kilala niya lamang na may pangalan na Apollo ay ang kakambal niya. Hindi kaya ito ang tunay na pamilya ni Apollo? Napasinghap si Yuna sa sariling teorya. Kaya siguro siya napagkamalan bilang ina ni Elias dahil kamukha niya talaga si Apollo. Teka, huwag mong sabihin napasinghap ka sa kapugian ko. Ha? Ang ganda mo ka ako. Sad ni Kobe. Napakurap si Yuna. Pakiramdam niya ay nag-init ang kanyang dalawang pisngi. Nag-blush oh, kinikilig ka pa rin pala. Kahit ngayon talaga sa akin. Filingero ka talaga ano? Alam ko naman maganda ako. Sad naman ni Yuna. Oo na, kaya nga inanakan kita eh. Tumahimik ka nga. Sigaw ni Yuna. Sinamaan niya ng tingin si Kobe na malakas na humalakhak. Kahit hindi naman siya nitutuloy na naalakan, pakiramdam niya nahihiya siya. Kakaiba rin ang tibok ng puso niya. Oo na. By the way, gutom ka na ba? Napahawak sa tiyan si Yuna. Anong pagkain? Yung paborito mo na dish. Teka lang, tapusin lang namin ang anak natin ang niluluto namin. Dito ka lang muna. Nanlaki ang mga mata ni Yuna nang halikan siya sa pisngi ni Kobe bago ito tumakbo pabalik sa pwesto kung saan sila nagluluto. Napahawak si Yuna sa kanyang pisngi. Saka napalunok. Nakakadalawa na ang lalaki pero hindi niya man lang magawang magalit. Pinanood niya ang magama na masayang nagluluto. Kung si Apollo nga ang ex ni Kobe at ina ni Elias, anong dahilan ni Apollo para iwanan sila? Bukod pa rito, bakit wala man lamang siyang kaalam-alam na may pamilya na pala si Apollo? Hipokritang babae yun na kayanan niyang mag-inerte sa pamamahay nila samantalang may pamilya siyang namumulubi sa daan. Napasimangot si Yuna. Magmula noon ipinanganak silang dalawa ni Apollo ay ayaw niya talaga sa ugali ng kanyang kakambal. Para bang nasipsip nito lahat ng kasamaan noong nasa loob pa lamang ito ng nanay niya. Selfish at mapangmataas si Apollo ngunit kahit kiroon ang ugali ng babaeng yun, siya pa rin ang mas mahal ng lahat. Dapat nga hindi na nagulat pa si Yuna na may pamilya na pala si Apollo na inabanto na. Sasama ba naman ang ugali ng kakambal niya? Anong iniisip mo? Nilingon ni Yuna si Kobe at halos mapasinghap siya. Sa lapit ng mukha nito, agad niyang tinulak palayo ang lalaki. Iba kasi ang amoy ng lalaki. Nagpapanggap din naman siyang pulubi pero mabango naman siya. Wala ka na ron. Saka nga pala, naligo ka na ba? Ang baho ah. Saad naman ni Yuna. Hindi pa eh, may kalabaw kasing naliligo sa ilog kanina. Pwes maligo ka na. Pagsusungit naman ni Yuna. Heto naman, kumain na muna tayo tara. Hinawakan niya ang kanyang palad sa kadinala kung saan nakapwesto ang batang si Elias. Naupo ito sa karton na nakasapin sa lupa. Tada! Favorite mo! Masaya at excited pa nga na saad ni Kobe. Pagtingin ni Yuna sa pagkain na pangiwi siya, hindi niya yun favorite. Favorite yun ang kakambal niya. Napatingin siya kay Kobe na masayang pinagmamasdan siya. Allergic ako sa manok. Ano? Pero paborito mo to eh. Napalunok si Yuna. Naglikot ang kanyang mga mata, nagpapanggap nga lang pala siya. Kahit wala pa siyang sapat na ebidensya ay sigurado na rin naman siya na si Apollo talagang hinahanap nila at hindi siya. Hindi niya akalain na darating pala ang araw na magpapanggap siya bilang Apollo at ang lolokohin niya pa talaga ang sariling pamilya nito. I mean, hindi ko na siya gusto. Ayoko na niyan. Pagpapalusot na lamang ni Yuna. Ganun ba? Sayang naman. Niluto po namin yan, mama. Tinignan ni Yuna ang manok.
Kung kakainin niya ito ay pwede siyang mamatay, pero kung hindi niya naman kakainin ay baka malaman kaagad na nagpapanggap siya. Baka umabot pa sa punto na palayasin siya o isuko siya roon sa mga tauhan ng nanay niya. Sige, pero konti lang kakainin ko ah. Sad na lamang ni Yuna. Nang magtama ang paningin nila ni Elias, ngumuso ito. Fine, medyo marami ng kakainin ko. Lumawak ang ngiti ni Elias samantalang napangiwi naman si Yuna. Pakiramdam niya ay nilagay niya na lamang sarili sa libingan. Sigurado ka ba? Tugon ni Kobe. Oo, tara na kumain na tayo. Umukit ang ngiti sa labi ni Kobe saka siya nagsimulang asikasuhin si Yuna at Elias. Nakangiwi habang si Yuna ay nakatingin sa pagkain niya. Ramdam niya ang titig ng dalawang kasama na tila ba hinihintay na kainin niya ang inihanda sa kanya. Ilang beses na ding napalunok si Yuna at pakiramdam niya ay nalabas na sa kanyang dibdib ang kanyang puso. Kailangan niyang makaisip ng paraan para hindi makain ng manok kasi kung hindi ay paniguradong lolobo siya kinabukasan. Gusto mo bang subuan kita? Untag ni Kobe nang mapansin na hindi nagagalaw ni Yuna ang kinakain nito. Ayos lang. San pala kayo maghuhugas? Tanong ni Yuna. Hindi niya nabanggit ang pangalan ng lalaki lalo na't hindi niya ito kilala. Sa malapit na sa ilog po, Mama. Bakit po? Sagot ni Elias. Dumidilim na. Hindi kaya mapano kayo niyan? Siguro ngayon na kayo maghugas. Pero hindi pa tayo tapos kumain, Mama. Pwes, tapusin mo na yan at kapag tapos na rin akong kumain, isusunod ko na lang. Sa bagay, may punto rin naman ang Mama mo, Elias, lalo na't wala rin tayong kuryente. Mas mabuti pa na maghugas na tayo habang maliwanag pa. Napangiti si Yuna. Sige na, susunod na lamang ako. Pinaningkita ni Kobe ng mata si Yuna. Ngunit matamis lamang nang umiti ang dalaga. Mabilis naman silang kumain at pagkatapos ay kinuha ang mga ginamit na mga plato at kawali upang hugasan. Nang makaalis ng tuluyan ang dalawa, ay mabilis na kinain ni Yuna sakay binigay ang manok sa aso na lumapit. Sakto naman na pagbalik ni Kobe at Elias, natapos ng kainin ng aso ang manok kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Kumusta? Masarap ba? Napatingin si Yuna sa aso. Dinidilaan pa nito ang lupa kung saan niya nilagay ang manok kaya siguro nasarapan ito. Oo naman, sobrang sarap. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ibig sabihin ba nakuha mo na yung singsing na hinalo ko? Ha? Singsing? Namumutlang tumingin si Yuna sa aso. O wala namang singsing ah. Nautal na sabi niya at malakas na tumawa. Si Kobe. Biro lang. Sinamaan niya ng tingin ng binata at nabaling ang tingin niya kay Elias na bitbit ang mga hinugasan nila. Bakit mo naman pinasolo ang bata sa ilog? Nakasimangot na sabi ni Yuna habang pinapanood pumasok si Elias sa kubo upang ilagay ang mga hinugasan. Kukunin ko kasi itong pinagkainan mo. Saka sanay na rin naman si Elias doon. Huwag ka magalala. Umikot na lamang ang mata ni Yuna. At sa akin huwag ka rin magalala. Kunin ko na to ah. Kinuha ni Kobe ang plato ni Yuna. Hindi naman ako nag-aalala sa'yo. Filingero ka. Pagsusungit na nga lamang ni Yuna. Sus, nansyalan pa ang baby ko. Oo na, mahal kita. Pangasar ni Kobe. Kinindatan ni Kobe si Yuna bago siya nagtatakbo paalis. Napangusan na lamang si Yuna sa kahinawakan ng kanyang dalawang pisngi na nagsisimula na namang uminit. Hindi niya matukoy sa sarili kung bakit may epekto sa kanya ang lalaking yun. Pilit niya na lamang isinisiksik sa isip na asawa yun ni Apple. Napatingin siya kay Elias, nakakalapit lamang sa kanya. Agad niya itong hinila papalapit. Elias, anong pangalan ng papa mo? Po, hindi niyo po kilala si Papa? Pagtatakang tanong nga ni Elias kay Yuna. Sabihin mo na lang anak, nakakalimot din si Mama minsan. Pagdadahilan na nga lamang niya. Kobe po ang pangalan niya, Mama, Kobe! Hindi niya namalayan na napangiti siya ngunit nang makita ang nakakaasar na tingin ni Elias ay nalukot ang mukha niya. Si Mama talaga oh, kinikilig! Elias, mabuti pa matulog ka na, ako nalang maghihintay sa papa mo. Bili ni Yuna sa bata. Gusto mo lang ng labing-labing kay papa eh. Elias talaga.
Sita na lamang ni Yuna. Oo na po. Malakas na tumawa si Elias sa kanagtatatakbo palayo. Huminga ng malalim si Yuna. Napatingin siya sa binatang papalapit sa kanya. Kobe. Yun pala ang pangalan niya. Pulong niya sa sarili. Kinaumagahan nagising si Yuna na mabahong, amoy ang naaamoy at pumasok sa kanyang ilong. Napamulat siya ng mata sa kabumangon. Dahil ngay maliit ang kubo ay halos nagsiksikan na silang tatlo sa banig. Pinagigitnaan nila si Elias na para ng lumpiang itsura pero mahimbing pa rin na natutulog. Napatingin si Yuna kay Kobe na kagigising lang din. Wala ka bang naamoy? Ang baho eh. Lukot ang mukha na tugon naman ni Yuna. Umutot po ata si Papa, Mama. Sabat ni Elias na kagigising lang. Tinignan ni Yuna si Kobe na namumulang pisngi. Sorry. Kadiri ka naman na lalaki ka, hindi ka na nga naligo tapos uutot ka pa. Bastos. Hinampas ni Yuna si Kobe ng unan sa kalumabas ng kubo. Huminga naman siya ng malalim sa kakinusat ang kanyang ilong. Nagdataka tuloy siya. Kung paano nagustuhan ni Apple si Kobe gayong dugyot pa nga ito sa lahat ng dugyot. Mahinang napasingap si Yuna ng makaramdam ng yakap mula sa likuran. Nanood sa kanyang ilong ang amoy ni Kobe. Kaya pilit niya itong tinutulak ngunit sa kabila nito ay ramdam din niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sorry na mahal. Hindi ko napigilan eh. Paliwanag naman ni Kobe. Oo na. Lumayo ka na nga sa akin, ang baho mo kaya. Inis na tugon na nga lamang ni Yuna. Huwag ka na nga tumingin sa akin ng ganyan. Saad naman ito nang pinagmamastan siya nang lalaki at parang kumbog ng mabilis ang kanyang dibdib. Bakit bawal bang titigan ng asawa ko? Nakangising asar pa nga ni Kobe. Ibang iba talaga ngayon ang babaeng kasama niya kahit magkamukha sila. Pakiramdam ni Kobe hindi si Apo lang niyayakap, inaasar o kaya naman nakikitira sa munting kubo nila. Kung ihahambing kasi sa pagkakakilala niya kay Apple, mas toyoin pa ang babae. Halimbawa na lamang dito ay noong umutot siya, inaasahan ni Kobe na hindi siya papansinin ng dalaga ngunit nagulat siya dahil isang yakap niya lamang bumigay nito. Kilala niya si Apple bilang isang babae na abutin pa ng isa hanggang dalawang araw bago siya mapatawad. Bawal, nakakairita yung pagmumukha mo. Pagsusungit na nga lamang ni Yuna. Ouch, ang sakit mo namang magsalita, mahal. Tignan mo, nasasaktan ako. Umakto pang parang nasasaktan si Kobe. Napairap na lamang si Yuna sa kanito. Tinalikuran ngunit hindi niya na malaya ng ngiti na lumitaw sa kanyang labi. Lumabas si Elias sa kubo sa kaumunat bago nagtungo kay Kobe. Napahinto sa paglalakad si Yuna. Papa, maligo na po tayo! Tugon ni Elias. Nangunot ang noon ni Yuna, wala siyang damit pampalit. Kung sakali, sa ilog din ba tayo maliligo? Opo, Mama. Kailangan muna natin maligo bago po tayo mamalimos. Napakunot noo si Yuna. Mamamalimos tayo? Oo, mahal. Kailangan natin ng pera pambili ng breakfast natin. Natameme si Yuna. Wala naman siyang alam sa pamamalimos at lalong hindi niya yata kakayanin na mamalimos. Paano na lamang kung makita siya ng mga kaibigan niya roon at makilala siya? Paniguradong malaking kahihiyan yun. Ayoko mamalimos eh. Dala niyo na lang ako ng pagkain dito. Naupo siya sa lupa. Hindi pwede, Apple. Tinasan niya ng isang kilay si Kobe. Hindi niya alam kung bakit nairita siya nang tawagin siyang Apple ni Kobe. Noon naman kapag napagkakamalan siyang Apple ay wala lang talaga sa kanya dahil sanay na nga siya, pero kapag si Kobe ay naiirita siya dahil si Apple ang nakikita nito bilang siya kaysa bilang Yuna. At bakit? Kasi mamimiss kita. Banat pa nga ni Kobe kaya napasimangot si Yuna. Ngiting-ngiti naman si Elias, nakatabi ang ama na parang siya pa ang kinikilig. Sige na, Mama. Mamimiss ka namin, lalo na po si Papa, oh. Ayoko, final na. Sige, kapag may nangyaring masama sa amin dyan sa palengke, konsensya mo. Pananakot naman at panggigilt trip ni Kobe. At bakit? Kasi hindi ka sumama sa amin na takalain na. Pabaya kang asawa, tina. Gusto mo yun? Tinalima ng tingin ni Yuna si Kobe. Ang sarap sa kalinang lalaking to. Wala nang nagawa pa si Yuna. Kundi ang padabog na tumayo. Nagapir naman ang magama na lalong kinainis ni Yuna. Bago sila pumunta sa palengke, nagtungo muna sila
sa malapit na ilog at halos mapasigaw sa gulat si Yuna nang hubarin nang magama ang kanilang mga saplot saka tumalon sa ilog upang maligo. Bakit kayo nagubad? Paano kung may makita sa inyo ha? Napalunok si Yuna nang mapansin ang matipunong katawan ni Kobe. Wala naman kaming ekstra na damit, Apple. Inuulit-ulit lang namin ang mga damit namin. Sad naman ni Kobe. Di paano ko? Kailangan ko bang maghubad? Nagkatinginan sina Kobe at Elias sa kasabay na umiling. Nagulat si Yuna nang humahon mula sa tubig si Elias. Saka nagmamadaling nagbihis. Mama, ligo ka na po! Huwag kang maghuhubad, disuot mo na lang po yung damit mo! Nagtataka niyang tinignan si Elias ngunit bago pa siya makatanong, ay hinila na siya papunta sa tubig ni Kobe. Halos mapasigaw siya sa gulat at mabilis na ipinulupot ang braso sa hubad na katawan ng lalaki. Chill! Paano kung mag-chill? Kung hinila mo ko papunta sa tubig, alam mo bang hindi ako marunong lumangoy ha? Alam ko, kaya nga hinila kita eh. Paliw ka talaga. Sinakal ni Yuna ang lalaki sa leeg. Gigil na gigil siya sa mga pinagagagawa nito sa kanya ngunit napahinto lamang siya nang makita ang seryosong mukha ng lalaki at namamawis pa ito. Kaya naman tanong ni Yuna, anong nangyari sa'yo? Apple, napalunok si Yuna. Nang mapagtanto na nakahubad pa pala si Kobe. Bakit? Layo ka muna. Natataiya ko eh, alis! Sigaw na lamang ni Kobe. Nagulat na lamang si Yuna nang nilapag siya ni Kobe sa mababaw na parte ng ilog saka ito nagtatakbo palayo. Napahilot na lamang ng sentido si Yuna. Isang oras din silang nanatili sa ilog bago pumunta sa palengke. Pagkatapos tumain ni Kobe ay dumating na rin si Elias na may daladalang dress. Ayon dito ay ninakaw daw ito ng bata. Hindi makapaniwala si Yuna na kaya itong gawin ni Elias sa kanya. Akala nga nila ay magagalit siya pero kalmado lamang na tinanggap ni Yuna ang damit sa kanginitian si Elias. Sobrang swerte ni Apple sa pagkakaroon ng anak na tulad ni Elias. Hindi tuloy maiwasan ni Yuna na napaisip kung ano ang dahilan ni Apple. Habang namamalimos sila sa palengke ay napapatingin si Yuna kay Kobe at Elias. Nakaupo lamang siya sa gilid samantalang nilalapitan ni Elias at Kobe ang mga taong dumadaan. Hindi maiwasan ni Yuna na mairita dahil ginagamit ni Kobe ang charm niya para makakuha ng pera. Sakto na ba yan? Nagugutom na ako, reklamo ni Yuna. Binibilang ni Kobe at Elias ang naipon nilang limos. Sakto na para pambili ng ulam at kanin sa pandalawahang tao. Napakunot noo si Yuna. Pandalawahang tao lang? Paano ako? Hindi ka na malimos? Tanong ni Kobe. Hindi. Hala mama, kulang po ang namalimos natin. Namuntla si Yuna. Mukhang hindi ata siya makakakain ngayon. Hayaan mo na ako na lang hindi kakain, busog pa naman ako eh. Sigurado ka ba? Pwede naman tayong share. Tanong ni Yuna at napangiti naman si Kobe. Ayoko lang naman na nagugutom ka. Napayoko na lamang si Yuna. Hindi niya maiwasang makaramdam ng konsensya dahil hindi man siya ang namalimos tapos siya tuloy ang kakain. Nagtungo sila sa isang karinderya. Habang umuorder ng pagkain si Kobe at tinignan niya si Elias. Nasa labas silang parte ng karinderya na upo dahil masyadong mainit sa loob ng dami ng tao. Elias, alam mo ba kung bakit ko kayo iniwan? Po? Hindi po ba dapat ikaw ang nakakaalam nun, Mama? Nalimutan mo na naman ba gaya ng pagkalimot mo sa pangalan ni Papa? Napakamot ng ulo si Yuna. Wala naman kasi talaga siyang alam kasi hindi naman siya si Apple. Nangangati na ang utak niyang malaman ang rason kung bakit sila iniwan ni Apple. Bakit sila nandito bilang pulubi ngayon, aktong prinsesa, ang kakambal niya sa kanilang mansyon. Nabago kasi si Mama mo, Elias. Kaya may mga pangyayari talagang hindi ko pa matandaan. Sagot ni Yuna. Si Papa po tanungin mo, Mama. Sagot naman ng bata. Ikaw na lang. Napabuntong hininga si Elias sa kangumuso. Ikukwento sa akin ni Papa noon na umalis ka raw kasi kinakahiya mo siya. Noon daw po kasi mahirap talaga si Papa eh. Kahit hanggang ngayon. Akala niya raw po roon, wala nang magmamahal sa kanya ngunit nagulat siya dahil minahal mo raw siya.
Isang babae na ubod ng yaman. Noon daw, lagi mong pinaparamdam kay Papa na mahal na mahal mo siya. Pumupuslit ka raw sa mansyon niyo para mabisita si Papa. Masayang-masaya raw po si Papa noon, ngunit nagbago ang lahat ng aksidente kanyang nabuntis. Nangunot ang noon ni Yuna. Nanumbalik sa isipan niya yung mga panahon na nakabakasyon si Apple ng halos isang taon sa ibang bansa. Ibig sabihin ba ay nandito lamang siya kasama si Kobe? Naglayas ka raw sa bahay niyo at nanirahan sa munting bahay ni Papa noon. Lagi ka na raw galit kay Papa at kapag nilalapitan ka daw po niya, kinakahiya mo siya. Kaya hanggang isang araw po, doon ay nasunog po ang bahay na tinitirahan niyo. Yun din daw po ang araw na pinanganak mo ko dahil doon nagpalaboy-laboy kayo sa kalsada at doon na nga hindi ka nakatiis na iwanan daw kami. Pumunta kami sa trabaho niyo, Mama. Pero pinahiya mo po si Papa, pati rin po ako. Sinabi na isa lamang po lubi at obsessed na stalker si Papa. Noong mga oras na yun, 6 na buwan pa lang ako. Gulong-gulong si Papa noon pero hinayaan ka na lang niya. Pero sinabi sa akin ni Papa na kasalanan niya raw kung bakit ka nagalit sa kanya kasi nagkulang daw po siya. Sinabi nga rin po sa akin ni Papa nung nagkaisip ako na babalik ka na sobrang yaman na natin pero nagulat ako na pulubi ka rin pala. Napayo ko na lamang si Yuna at hindi na nga nagsalita pa. Kahit hindi naman siya ang gumawa, ay nakokonsensya pa rin siya. Siguro kung maaga niya itong nalaman ay kinumpronta na niya ang kakambal niya. Huwag mo nalang sabihin na itinanong ko kay Papa mo, okay? Sige po, Mama. Mama, huwag niyo na po kaming iiwan, ha? Hindi kagad na kaimik si Yuna. Pakiramdam niya niloloko niya ang sarili niyang pamangkin. Pilit siyang umiti. Saka tumango. Sakto naman nakararating lamang ni Kobe. Pinagmasdan niya kung paano sila sikasuhin ni Kobe. Sa katunayan, sobrang swerte na nga ni Apple kay Kobe. Sa wari niya, hindi lamang nakayanan ni Apple ang posibleng kahihiyan kung sakaling malaman ng pamilya nila na may anak siya sa isang mahirap na lalaki. Isa rin kasi sa ugali ng kanilang pamilya ay ang pagiging mapagmataas sa kapwa. Naupo si Kobe sa tabi ni Yuna. Akmang ilalagay ni Kobe ang lahat ng kanin at ulam sa plato ni Yuna, pero pinigilan niya ito. Hati na tayo. Talaga? Salamat ha, akala ko hindi mo sasabihin eh. Mahinang tumawa si Kobe. Imbes na mainis, ay napangiti pa nga lamang siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtatagal. Kapiling nila. Alam niya na may mga araw din na malalaman nila ang katotohanan. Buong maghapon na natili lamang sila sa palengke upang mamalimos. Hindi na rin naginarte pa si Yuna at tumulong na nga rin sa pamamalimos kahit pakaramdam niya ay natatapakan ang dignidad niya. Nagpapasalamat na lamang siya dahil wala pang kaibigan niya ang naliligaw sa palengke. Pagdating ng gabi, nagtungo sila sa parke dahil gusto raw maglaro ni Elias. Habang naglalaro si Elias, nakaupo sina Yuna at Kobe sa swing habang nagbibilang ng pera. Kamusta? Ilan ang limos natin? Sakto na pangkain natin ngayong gabi at bukas ang umaga. Napangiti si Yuna at napagtanto niya na sobrang swerte niya pala dahil hindi na siya nagpapakihirap magkita ng pera dahil lahat ng yon ay sinusubo na lamang sa kanya. Nang tignan niya si Kobe, ay mahalata ang pagod dito pero hindi pa rin ito nakabawas sa kagwapuhan ng lalaki na pulunok siya. Anong tinitingin-tingin mo riyan, Apple? Napanguso si Yuna, saka umiwas ng tingin. Pakiramdam niya ay may kumurot sa dibdib niya. Si Apple nga pala. Huminga ng malalim si Yuna. Total siya rin naman si Apple, mas mabuti pang humingi na nga siya ng tawad para sa kambal niya dahil hindi deserve nila Kobe at ng batang si Elias ang pinagdaanan nila at ang ginawa ng kanyang kakambal. Kobe, sorry pala sa mga ginawa ko dati ah. Tugon ni Yuna at nakatingin siya kay Elias na naglalaro ng lupa. Mula sa peripheral vision niya, ay nakita niya na tumingin sa kanya si Kobe na nanlaki ang mga mata. Seryoso ka? Nagsasorry ka? Tumingin si Yuna kay Kobe. Oo, patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo noon. Sa pag-iwan ko sa iyo, pagpapahiyat lahat-lahat. Sa katunayan, matagal na kitang pinatawad, Apple. Inisip ko kasi na nagkulang ako kaya mo yun ginawa sa akin. Ako rin ang may kasalanan kung bakit muntikan ka ng mamatay. Sa sunog, hindi kasi ako naging maingat. Pero ang tanong ko, bakit mo pa rin ako tinanggap? Tanong ni Yuna.
Nung nakita kita nakausap si Elias, lumundag ang puso ko kasi binalikan mo ko. Sobrang saya ko noon pero nagulat ako dahil hindi mo kami nakilala. Napapikit si Kobe na nung balik sa isipan niya ang unang encounter nilang dalawa. Noon tinalikuran mo kami, sobrang sakit ng pakiramdam dahil sa pangalawang pagkakataon. Tinatalikuran mo na naman kami. Pero ngayon bumalik ka at sinabi mo sa akin mismo na asawa kita, anak mo si Elias. Sobrang saya ko. Para sa akin hindi na importante ang nakaraan dahil ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Paano kung hindi pala ako si Apple? Tanong ni Yuna. Heto naman mapagbiro. Mahinang tumawa si Kobe ngunit seryoso lamang ang mukha ni Yuna. Mumuso siya. Paano naman na hindi ikaw si Apple? E kamukhang-kamukha mo nga siya tapos kung umakto kayo, parehong-pareho pa. Unless kinidnap mo si Apple at kinuha mo ang mukha niya. Ha? Biro lang. Pero kung hindi man ikaw si Apple, kailangan ko ng explanation kung bakit ka nagpapanggap bilang siya. Yumuko si Yuna. Hindi niya pa kayang sabihin kay Kobe at Elias ang totoo. Natatakot siya. Matanong nga rin kita? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit pulubi ka na rin? Pinapakasal kasi ako ni Mama sa ibang lalaki kaya ako naglaya sa amin. At nagpanggap na pulubi. Ano? Hindi niya ba alam na pamilyadong tao ka na? Halos sumusok ang ilong ni Kobe sa galit. Malakas na tumawa si Yuna, sumabay din sa tawa si Kobe. Anong nangyari naman sa trabaho mo? Naging supermodel ka na ba? Tipid na tumango si Yuna. Hindi nga siya ang naging supermodel dahil hanggang ngayon, isa pa lamang siyang fashion designer pero ang kakambal niya ay isa na ngang modelo. Masaya ako para sa'yo. Kaso paano yan? Nandito ka't nagpapanggap na pulubi, paano ang karir mo? May bahid ng takot sa mukha ni Kobe at pag-aalala. Hayaan mo na muna yon. Ang isipin natin ay ang ngayon. Saka na yan. Nagulat na lamang si Yuna nang tumawa nga. Si Kobe, saka hinila siya patayo. Tinitigan siya ni Kobe sa mata, pakiramdam ni Yuna ay naghugis puso bigla ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaki. Promise me na hindi mo na ako iiwan. Kobe, napatigil si Yuna at napaisip. Napalunok ito. Please. Pangako. Saad na nga lamang ni Yuna. Ngumiti si Kobe sa kahinawakan ng dalawang pisngi ng dalaga. Hindi nalintana si Elias na kanina pa sa kanila nanonood. Mahal na mahal kita. Napasinghap na lamang si Yuna nang maramdaman ang labi ni Kobe sa kanya. Malambot at puno ng sinseridad ang panghalik. Pakiramdam niya ay may mga paputok sa kanyang dibdib. Mama, Papa, gusto ko po ng baby girl ah! Nanlaki ang mata ni Yuna saka namumulang humiwalay sa halik. Ngumiti si Kobe. Apple, pagpapatuloy ni Kobe sa sinabi niya. Sa isang iglap ay tila libo-libong kutsilyo ang tumarak sa kanyang puso. Tinalikuran siya ni Kobe saka nito hinabol si Elias. Bumalik sa pagkakaupo si Yuna saka napabuntong hininga. Hindi pwede itong maramdaman niya. Hindi siya si Apple. Nagpapanggap lamang si Yuna bilang si Apple. Sa kabilang banda hindi mawala ang ngiti sa labi ni Kobe nang mahalikan niya si Yuna. Kahit nagtataka siya, dahil medyo kakaibang texture ng labi ni Yuna, tila may mga paputok pa rin sa dibdib niya. Nang mahuli niya si Elias ay napatingin silang dalawa sa dalaga na nasa swing na pangiti si Kobe. Anak, alam mo ba na asawa ko yan? Oo pa, alam mo rin po ba na mama ko siya? Ang ganda naman ng mama mo, namamanghang sabi ni Kobe. Siyempre naman po pa. Sana hindi niya po tayo iwan, Papa. Masaya na ako sa ganito kahit hindi po tayo mayaman. Sagot ni Elias. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi niya tayo iiwan. Kampanting sambit ni Kobe. Halos magdadalawang buwan na magmula nung makilala ni Yuna si Elias at Kobe. Sa mga araw na yun, inaamin ni Yuna na masaya siya tuwing kasama nila. Natutunan na rin ni Yuna ang routine Elias at Kobe pati na nga rin ang pag-appreciate ng mga maliliit lamang na bagay. Sa dalawang buwan na yun ay lalo lamang nahulog si Yuna kay Kobe. Pagkatapos kasi ng pangyayari noong gabing yun, lagi na lang clingy at sweet sa kanya si Kobe. Kaya hindi niya maiwasan na mahulog dito. Bukod pa rito na pamahal na siya kay Elias at Kobe. Pakiramdam niya nga'y hindi niya nakakayanin kung sakaling mawalay pa siya dito. Ngunit pilit pa rin pinipigilan ni Yuna ang sarili.
Pinapasok niya sa isipan niya na hindi ito permanente, na hindi niya pamilya ang magama, kundi pamilya ito ng kakambal niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nahiling ni Yuna na sana ay siya na nga lamang si Apple. Siya na lang ang asawa ni Kobe at ang ina ni Elias. Ngunit imposible naman yun. Kaya habang nandito pa siya, sinusulit niya na lamang ang mga panahon na kasama niya ang dalawa. Umasim ang mukha ni Yuna habang medyo nakapikit pa rin ang mga mata. Naluluha na nga siya dahil sa mga usok na napupunta sa kanyang mata. Nagluluto kasi siya ng pagkain na nagsisilbing handa para sa kaarawan ngayon ni Elias. Sa dalawang buwan ay nagkaroon sila ng sapat na ipon para makabili at makapaghanda ng regalo at pagkain na sasapat lamang sa kanilang tatlo. Tinaboy lang nila si Elias sa palengke para mamalimusok ang magkaroon sila ng oras at makapaghanda para sa kanilang sorpresa. Handa na ang binili nating cake sa loob ng kubo, mahal. Tapos sabay ang spaghetti? Hindi pa nga eh. Feeling ko nga sunog na yung pasta. Nakangiwing sabi ni Yuna sa loob ng munting kubo na nakalagay ang handa upang kung sakaling mapaaga ang dating ni Elias, hindi niya agad makikita ang sorpresa. Ako na kaya riyan? Tanong ni Kobe. Kinuha ni Kobe ang hawak na sandok ni Yuna. Napanguso si Yuna kanina pa kasi gumagalaw si Kobe at kapag natatapos ito, kinukuha nito ang gawain niya. Parang wala lang naman siyang naitulong. Kaya ko naman yan, Kobe. Masuyong saad naman ni Kobe. Ayos lang, mahal. O nga pala, yung lumpia wrapper, napaghiwalay-hiwalay mo na ba? Ha? Anong wrapper? Ayun o, saad ni Kobe. Napatingin si Yuna sa isang gilid. Agad niya itong nilapitan. Hindi pa pala nagagawa ang lumpia. Ako nang bahala rito, Kobe. Mag-focus ka na lang dyan. Tugon ang dalaga sa kanaupo sa maliit na upuan. Sigurado ka, mahal? Pwede naman kitang tulungan dyan habang hinihintay kong lumabot ang pasta, sabi ni Kobe. Ayos lang, dyan ka na lang. Simunimula na paghihiwalay-hiwalay ni Yuna ang lumpia wrapper. Sobrang sweet nga nila habang ginagawa ang pagluluto. Tapos na ako, Kobe. Untag ni Yuna sa kanakangiting pinakita rito ang napaghiwa-hiwalay na lumpia wrapper. Nasaan ang laman? Ha? Anong laman? Ibig mo bang sabihin piprituhin natin tong lumpia wrapper ng walang laman? Napatingin si Yuna sa lumpia wrapper. Wala naman siyang alam patungkol dito lalo na't sanay siya na pinaghahandaan na lamang siya ng pagkain. Hindi ba? Malakas na tumawa si Kobe sa kaginulang buhok ni Yuna. Pinaba ni Kobe ang hawak niyang spaghetti sa kakinuhang plato na may lamang lumpia wrapper dito. Mabuti pang sunduin mo na si Elias sa palengke. Madali lang naman ang pagluluto nitong lumpia eh. Sigurado ka bang hindi mo na kailangan ng tulong? Kaya ko na to. Napanghuso na lamang si Yuna. Pakiramdam niya, naging pabigat lamang siya kay Kobe. Hinawakan ni Kobe ang baba ni Yuna sa kainangat ito. Bakit ka malungkot? Kasi wala akong naitulong sa'yo. Ano ka ba naman, Apple? Marami ka kayang naitulong. Ikaw ang nagpainit ng kawali, nagdisenyo ng kubo at pati na rin tong lumpia wrapper. Teka, sarcastic ka ate. Naiinis na saad ni Yuna. Hindi ah, huwag ka nang malungkot. Birthday ng anak natin ngayon oh. Napangiti na lamang si Yuna. Sobrang sarap sa pakiramdam. Mula sa bibig ni Kobe ang salitang anak natin. Pakaramdam niya ay totoong pamilya niya, ang dalawa. Sunduin ko na tuloy si Elias, sabi ni Yuna. Hintayin ko na kayo rito ha. Umiti lamang si Yuna sa kanagsimulang maglakad palayo. Kinuha ni Yuna ang natitirang pera na naipon niya sa kanyang bulsa. Hindi pa pala siya nakakabili ng regalo para kay Elias. Imbes na pumunta sa palengke, nagtungo na lamang si Yuna sa malapit na mall. Sa kabilang banda, nakangiting pinagmasdan ni Kobe ang disenyo ng loob ng kubo. Buong akala niya hanggang panaginip na lang itong sorpresang to. Pero hindi niya akalain na maisa sa katuparan nito. Sobrang ganda ng disenyo at dahil yun sa kanyang pinakamamahal. Napahawak si Kobe sa kanyang dibdib, saka huminga ng malalim. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit bigla siyang kinabahan. Nang silipin niya ang bintana ay wala pa rin si Elias at Yuna. Napalunok siya. Hindi niya kasi gustong nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Samantala hawak-hawak ni Yuna ang regalo
habang naglalakad patungo sa palengke. Bumili siya ng isang pares ng damit at natitiyak ni Yuna na magugustuhan nito ni Elias. Sa dalawang buwan na nakasama niya si Elias, siya ang tipo ng bata na lahat ng ibigay sa kanya ay tatanggapin at sobrang grateful nito. Hindi man lang mapili sa mga bagay-bagay na tanaw niya kaagad si Elias nang makapunta siya sa palengke. Pakiramdam niya isa siyang ina ng bata kahit na pamangkin niya lamang ito. Akmang maglalakad na nga siya palapit dito nang humarang sa kanyang babaeng hindi niya inaasahang makita. Tinignan siya ni Apple mula ulo hanggang paa sa kanapabuntong hininga. Tignan mo nga naman ang sarili mo, Yuna. Yung mga pulubi na kinaiinisan mo ngayon, isa ka na pala sa kanila ngayon. Mataray na saad ni Apple sa kanya. Napalunok si Yuna. Hindi siya natatakot para sa sarili niya. Natatakot siya sa posibleng mangyari kung sakaling bigla siyang mawala. Paano kung bumalik si Apple kay Elias at Kobe? Siguradong tatanggapin siya ng mga to. Ang mas malala pa roon ay pwedeng sabihin ni Apple ang totoo sa magamat paniguradong kamumuhian siya ng mga to. Hindi niya kaya lalo na't mahal niya si Elias, lalo na si Kobe. Anong ginagawa mo rito, Apple? Sabi ni Yuna na pilit pinapatapang ang boses. Mumisi si Apple. Anong pakiramdam na maging ako? Nalaki ang mata ni Yuna. Kahit hindi niya itanong kay Apple, alam niya na ang ibig sabihin nito. Mahinang tumawa si Apple ngunit agad din namang tumigil sa kadinaliman ng tingin si Yuna. Lahat na lang inaagaw mo sa akin, Yuna. Ang pangarap ko, ang mana ko, at ang magulang natin tapos ngayon pamilya ko? Hindi kita maintindihan. Saan naman ni Yuna kay Apple? Puno ng hinanakit na tinignan siya ni Apple, samantalang hindi naman siya maintindihan ni Yuna. Alam ni Yuna na sa buong buhay niya, ay siya ang laging nasa ilalim lamang ng shadows ni Apple. Wala siyang inagaw dahil siyang inagawan. May balak pa nga silang sirain ang buhay niya sa pamamagitan ng pagpapakasal tapos si Apple pa ang may lakas ng loob na sabihin yun sa kanya. Malamang, pa-victim ka naman palagi, hindi ba? Saad ni Apple. Umiling si Yuna. Please, Apple, wala akong ginagawa sa'yo. Kung yung mana ang gusto mo, sayong sa'yo na, hayaan mo na ako. Akmang lalagpasan ni Yuna, si Apple nang hablutin nito ang regalo niya. Napasinghap sa gulat si Yuna. Akin na yan. Para ba ito sa anak ko? Ang cheap naman. Nanlaki ang mata ni Yuna. Nangibigay ni Apple ang damit sa isa sa mga kasama niya sa kaito pwersahan na pinunit. Madali lang din ito na punit dahil sadyang malakas. Ang lalaki at bukod pa rito, low quality lang naman ang tela. Pakiramdam ni Yuna ay pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Babawiin ko ng anak at asawa ko, Yuna. Wala kang lugar sa pamilya ko. Sad pa nga ng mariin ni Apple. Mahinang tumawa si Yuna. Ang lakas naman ng loob mo na magsabi niyan pagkatapos mong iwan at ipahiya sila Kobe at Elias. Ikaw ang walang karapatan sa kanila, Apple. Hindi niya na natapos ang sasabihin ng maramdaman niya ang palad ni Apple sa kanyang pisngi. Napayuko siya habang nakakuyom ang kamao. Nararamdaman niya ang tingin ng mga taong napapadaan. Kahit pinahiya o sinaktan ko man sila, may karapatan pa rin ako kasi akin sila. Pamilya ko sila. Ikaw! Isa ka lang namang hampas lupa na nakikipagsiksikan sa magam ako. Bumaling si Apple sa mga lalaki. Pakidala sa bahay at pakisabi kay mommy na ituloy na ang kasal. Hindi! Bitawan mo ako! Pilit na nagpupumigla si Yuna. Ngunit mahigpit ang hawak niya sa mga lalaki. Tinignan ni Yuna si Elias na abala pa rin sa paglilimos. Saka kay Apple na naglalakad na palapit dito. Unti-unting tumula ang luha ni Yuna. Habang pinapanood na mag-usap ang totoong magina. Niyakap ni Elias si Apple na siyang nagpaguho ng puso ni Yuna. Napayuko siya at hindi na nagpumiglas pa hanggang sa makasakay sa sasakyan. Tama si Apple, wala siyang lugar sa kanilang dalawa lalo na kay Kobe. Dahil kahit mahal niya si Kobe, si Apple pa rin ang hahanap-hanapin ito. Sa kabilang banda na patayo si Kobe nang makita si Apple at Elias na paparating ngunit nangunot ang kanyang noo. Dahil parang iba na ang ayos ni Apple. Ang mahaba nitong buhok ay naging maiksi at ang dress nito ay ninakaw pa ni Elias. Tumingin siya kay Elias
na masayang-masaya sa laruan nitong robot. Hindi mapanatag ang loob ni Kobe habang nakatingin sa dalaga dahil parang may kakaiba. Pakiramdam niya hindi ito ang babae na nakasama niya ng halos 3 buwan. Kobe, I miss you so much. Niyakap ni Apple si Kobe, ngunit hindi gumanti ng yakap si Kobe. Mahinang tinulak ni Kobe si Apple. Anong nangyari sa damit mo? San mo kinuha ang ganyan? Naglikot ang kamay at mata ni Apple. May napulot kasi akong 1,000 sa kalsada, kaya ito, binili ko. Ganun ba? Pilit ang umiti si Kobe, pero hindi pa rin siya kumbinsido at hindi niya gusto ang aura ni Apple. Hinawakan niya ang kamay ni Elias, saka dinala sa kubo. Pagtingin niya kay Apple ay nangunot ang noon niya dahil nandidiri ito. Hindi naman ganoon ang nakasama niya ng halos 3 buwan. Matatanggap niya pa na ganoon ang naging reaksyon ni Apple kapag unang beses niya pa lang ito na nakasama, pero hindi ba't halos 2 buwan at magtatato na nga silang magkasama. Pagdating sa loob ng kubo ay malakas na sumigaw ng salitang surprise si Kobe. Ngunit labis ang pagtataka ni Kobe dahil hindi siya sinabayan ni Apple, bagkus nakangiwi lamang itong nakatingin sa paligid. Ang ganda! Thank you, Mama, Papa! Masayang tugon ni Elias sa kaniyakap si Kobe at Apple. Ngunit laking gulat ni Kobe nang itulak ni Apple si Elias. Maganda na yan para sa'yo, nak. Sino bang nagdesign yan? Nakangiwing sabi ni Apple. Ikaw ang nagdesign yan. Umigting ang panga ni Kobe. Hindi niya nagustuhan yung inaakto ni Apple. Ako ba? Ang ganda pala! Tinitigan ni Kobe si Apple at hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang pag-irap nito. Binaliwala na nga lamang niya yun. Bakit walang chicken? Nagkatinginan si Elias at Kobe. Hindi po pa, ayaw mo na ng chicken, Mama? Sabi mo pa nga, hindi mo yun gusto, di ba? Sad nilang dalawa. Napayuko si Apple, saka tinignan ang plato niyang may laman na spaghetti at lumpia. Oo pala. Sige. Muling bumalik si Kobe sa paglalagay ng pagkain sa plato nang lapitan siya ni Elias. Nakangiti niya itong tinignan, ngunit nakatingin si Elias kay Apple. Nang tinignan ni Elias ito ay halos wala itong gana kung kumain. Parang kakaiba. Si Mama ngayon, Papa. Parang hindi siyang mama ko. Tugon pa nga ni Elias. Napabuntong hininga si Kobe. Yun din ang nasa isip niya. Parang biglang nagbago si Apple sa paningin niya. Hayaan mo na lang ang mama mo, anak. Siguro may iniisip lang. Tumanguna nga lamang si Elias sa katinulungan ng ama na kumuha ng pagkain niya. Habang lumilipas ang araw, hindi mapakali si Kobe. Patingin-tingin siya sa daan na dinadaanan ni Yuna. Na tila pa mahinihintay gayon kasama naman nila si Apple. Bukod pa rito, hindi maganda ang pakiramdam ni Kobe. Wala naman dapat siyang ipag-alala, pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Habang nakaupo siya sa swing, pinapanood niya kung paano makipaglaro si Elias kay Apple, ngunit laking gulat niya nang sigawanin nito si Elias. Tignan mo nga yung ginawa mo! Hinulog mo yung cellphone ko at basag na tuloy! Wala ka talagang manners! Mama, sorry po! Ito ba ang epekto sa'yo nung nakasama mo ang babaitang yon? Anak ba talaga kita? Nag-igting ang panga ni Kobe at napatayo. Malalaki ang hakbang niya na lumapit sa anak na umiiyak. Pagtingin ni Kobe sa lupa ay naroon ay basag na ang cellphone. Pagsabihan mo nga yung anak mo, masyadong galaw-gaw. Nagsisisit na tuloy ako na binalikan ko kayo. Lalong lumakas ang hikbi ni Elias. Samantalang nagulat si Kobe sa sinabi ng dalaga, pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi siya nasaktan pero tila may apoy na nagsisimulang sumiklab sa loob niya. Pasensya na kung nasira namin ang cellphone mo. Babayaran ko na lang yan, tugon ni Kobe. Wala ka ngang pambili ng bahay, pambayad pa kaya ng cellphone? Nangunot ng noo si Kobe. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Kailangan niyang magpigil dahil kahit papaano'y babae pa rin to. Imbes na sagutin ang dalaga ay tinalilikuran niya lamang ito. Habang hawak-hawak sa kamay ang anak, napatingin siya kay Elias na umiiyak pa rin. Papa, hindi po siyang mama ko. Ayoko po sa kanya. Shh, tana anak. Siguro may problema lang si mama. Saglit na nilingon ni Kobe si Apple, ngunit nakatayo lamang ito habang hawak-hawak ang telepono. Buong akala pa naman niya ay susundan sila nito.
Ilang araw nang lumipas magmula nung ikinulong si Yuna sa kanyang kwarto. Magmula nung iuwi siya ng mga tauhan niya sa kanilang tahanan na ipinautos ng ina niya na ikulong siya. Pilitin mang magmakaawa ni Yuna ay hindi pa rin siya pinakikinggan. Pakiramdam niya italo siya sa pagsubok na dinaranas niya ngayon. Walang kahit sino man ang nais tumulong sa kanya makalabas sa kwarto. Sa tuwing magdadala naman ng pagkain ay para bang isa siyang nakakatakot na nilalang. Naidadaan ang pagkain sa pintuan ng aso na nasa pinto. Namimiss na nga rin niya sina Elias at Kobe. Sa tuwing iniisip niya na posibleng nagsasaya si Kobe at Apple ay nasasaktan ang puso niya. Mas gusto niya pang maglaho na lang bigla kaysa makulong na tila pa kriminal sa preso. Nakayakap lamang sa kanyang tuhod si Yuna. Nang bumukas ang pintuan, iniluwa nito ang kanyang ina na si Sisa. Umiiyak ka na naman. Hindi siya pinansin ni Yuna. Galit siya sa ina niya dahil sa pagiging pabor nito sa kakambal niya. Wala kang pakialam. Hindi ba't mas pinapaboran mo si Apple? Bakit hindi siyang puntahan mo? Huwag mo na akong guluhin pa, please lang. Umiwas ng tingin si Yuna. Nahanda ako na yung kasal niyo. Once na ikasal na kayo, magmamerge na ang business natin, yayaman tayo lalo at posibleng madagdagan ang mana. Wala akong pakialam sa mana ko. Napasinghap si Sisa. Hindi makapaniwala si Yuna na nasabi niya yon, ngunit sa dalawang buwan na paninirahan niya kasamang magama ay napagtanto niyang pamilya pa rin ang mas importante kesa sa pera. Paano mo nasasabi yan, Yuna? Parang sinabi mo na rin sa akin na wala kang pakialam sa pinaghirapan ko. Sa pinaghirapan naming dalawa ng papa mo. Mahinang tumawa si Yuna. Yan ang gusto niyo, pera. Sa puntong maski kalayaan at kasiyahan ng sarili niyong anak, ay kayang-kaya niyong isugal. Sa totoo lang, wala kayong kwentang ina. Napasinghap si Yuna nang maramdaman ang palad ni Sisa sa kanyang pisngi na payuko si Yuna sa kanapakuyom ng kamao. Anak, hindi ko sinasadya. Umalis ka na. Napabuntong hininga na nga lamang si Sisa sa kalumabas ng kwarto. Napatingin si Yuna sa terrace ng kanyang kwarto. Buong buhay niya, sinikap niyang maging mabuting anak, pero hindi niya nakaya ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Tumayo si Yuna at nagtungkong sa terrace. Tinanaw niya ang lupa. Medyo mataas ang kinaroroonan niya. Napapikit siya sa kanapabuntong hininga. Kamusta na kaya ang magama? Masaya kaya sila? Napukaw ang pansin ni Yuna sa magkasintahang dumaan sa harapan ng kanilang gate. Umiiyak ang babae samantalang pilit niyang hinahabol ang lalaki. Sa kanyang nasaksihan, ay hindi makapaniwala si Yuna. Parang nakapanood siya ng mini drama na sumakto pa sa sitwasyon niya ngayon. Kung mahal niya si Kobe, kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Kailangan niyang tumakas sa kasal. Napatingin si Yuna sa mga kumot na nakatambak sa kanyang cabinet. Unti-unting lumitaw ang ngisi sa kanyang labi. Hinding-hindi ko ahayaan na kunin ni Apple ang magama ko. Sa kabilang banda, masama ang tingin ni Kobe kay Apple. Kanina pa siya nagpipigil na masakta nito, pero ngayon napuno na siya. Hindi niya inaasahan na magagawang sampalin ni Apple si Elias na sarili niyang anak. Mangiyak-ngiyak na nagtago si Elias sa likuran ni Kobe. Sa bawat araw na nakasama niya ito magsimula nung kaarawan ni Elias, halata na ni Kobe ang biglaang pagbabago ng dalaga. Tila ba bigla itong naging mapanakit at maarte sa puntong hindi na nga niya nagugustuhan. Bukod dito, napapansin din ni Kobe na sa tuwing lumalambing si Apple sa kanya ay hindi niya matiis na hindi ito itulak palayo. Nandidiri siya at tila ayaw siyang tanggapin ang kanyang katawan. Hindi tulad noon na si Kobe mismo ang lumalapit dito. Idagdag pa rito na hindi natutulog si Apple sa kanilang bahay at sa tuwing sinusubukan niyang ayain ay ipapakita nito ang mukha na tila ba nandidiri. Kasalanan niya! Dinumihan niya ang damit ko. Gusto ko lang namang yakapin si Mama. E di sana, naghugas ka, hindi ba? Ano ba yan? Tinanggap ko na nga na may asawa at anak akong pulubi, tapos pati ba naman marumi? Sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko sa isang pulubi na tulad nyo? Apple, bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan nun, ah. Mahinang tumawa si Apple. Lagi akong ganito, Kobe. Sadyang tatanga-tanga lang talaga at hindi mo nahalata.
napahiling si Apple. Paano mo nga ba mahahalata? Eh isa kang pulubi na walang pinag-aralan. Kinuyom ni Kobe ang kanyang kamo at sumusobra ng babaeng to. Sobrang tabas ng dila at hindi na nga niya makilala ang babaeng nakasama niya ng 2 buwan. Huminga ng malalim si Kobe, kailangan niyang kumalma. Tinignan niya ang malamig na tingin ni Apple. Kung ganyan lang palang ugali mo, malis ka na rito sa pamamahay ko. O mas maganda kung sa buhay na lang naming 2 ni Elias. Seryosong sabi ni Kobe. Naglamlam ang mata ni Apple. Kobe, hindi ba't mahal mo ko? Bakit ang bilis mo kong talikuran? Tanungin mo kaya ang sarili mo, Apple. Nagbago ka na. Hindi ikaw ang babaeng nakasama ko ng halos 2 buwan. Nag-birthday lang ang anak natin, gumanyan ka na. Malakas na tumawa si Apple. Saka din naliman nang tingin si Kobe. Ayoko sanang sabihin to sa'yo pero hindi ako ang nakasama mo ng 2 buwan. O halos 3 buwan. Nangunot ang noon ni Kobe. Naramdaman niya ang paghihila ni Elias sa dulo ng kanyang damit pero hindi niya ito pinapansin. Ano na naman ba ang kasinungalingan to, Apple? Kung gusto mo lang pagtakpan yung pagpapanggap mong mabuting tao nung nakalipas sa 2 buwan, pues, hindi yun gagana sa akin. Mas mabuti nga na nagpatuloy ka na lang sa pagpapanggap na mabait kesa ngayon na ubod ng sama ng ugali mo. Nagsorry ka pa sa ginawa mong kasalanan noon, tapos uulitin mo pa rin? Akala ko pa naman nagbago ka na. Muli siyang hinila ni Elias. Lingit sa kalaman ni Apple at Kobe na nasa likuran nila si Yuna, nakikinig na nga sa kanilang usapan. Nakita naman siya kagad ni Elias at takang-taka na 2 tao ang kamukha ng mama niya. Ako? Itinuro ni Apple ang sarili. Humingi ng tawad sa kasalanan ko? Wala akong kasalanan, Kobe. Una sa lahat, ikaw ang tumulak sa akin upang kukwamuhian kita. Itinago ko sa pamilya ko na buntis ako, sinabi ko sa kanila na magbabakasyon lamang ako pero nainirahan ako kasama ng isang kagaya mo kasi buong akala ko mabibigyan mo ko o kaming 2 ni Elias ng magandang buhay. Pero nagkamali ako. Ikaw ang naging dahilan kung bakit munti ka na kaming mamatay ni Elias. Pasalamat ka nga. Hindi ko sa iyo kinuha si Elias at hinayaan ko lamang siyang kasama mo. Sa bagay, pabor pa rin naman yun dahil ayokong marumihan ang aking pangalan. Sumpat ni Apple. At yung 2 buwan na sinasabi mong magkasama tayo? Pwes, hindi ako yun. Dahil sa 2 buwan na yun, abala akong magpakasarap sa aking buhay kaysa makasama kayong 2. Nakakapagtaka nga, sa 2 buwan na pinapasundan ko kayo ay hindi nyo man lang nahalata. Saksi ako kung paano mo siya minahal. Kahit ramdam mo sa sarili mo na hindi ako yun. Ano bang sinasabi mo, Apple? Ikaw ang kasama ko sa loob ng 3 buwan. Untag pa nga ni Kobe at takang-taka sa nangyari. Papa, si Mama! Hindi ako, kundi ang kakambal, kundi ako. Sabat naman ni Yuna. Napatingin si Kobe sa kanyang likuran. Halos malaki ang kanyang mata nang makita niyang 2 magkamukhang tao. Karamdam niya ay mababaliw na siya. Ako nakasama mo sa 2 buwan na yun, Kobe. Oo, inaamin kong niloko kita. Ginawa ko yun para matakasan ang pamilya ko pero sa 2 buwan na yun, naging masaya akong kasama ka, kayong 2 ni Elias. Natutunan ko rin na mahalin si Elias at ikaw. Seryoso ka ba? Litong-lito na ako, ano bang nangyayari? Sad ni Kobe. Papa, siya nga po si Mama! Tumakbo si Elias patungo kay Yuna sa kaniyakap ito. Napangiti si Yuna at miss na miss na nga niya ang batang to kahit ilang araw pa lamang ang lumipas. Akmang maglalakad na nga papalapit si Kobe, kay Yuna nang magsalita si Apple. Seryoso ka bang tatalikuran mo ko? Niloko ka ng babaeng yan. Napayoko si Yuna. Pakiramdam niya ay may bumabato ng milyon-milyon na karayom sa kanyang dibdib. Imbes na harapin si Apple ay nagpatuloy si Kobe sa paglalakad hanggang sa tuluyan siyang makalapit kay Yuna at yakapin ito. Doon naramdaman ni Kobe ang pamilyar na pakiramdam. Si Yuna nga ang babaeng minahal at nakasama niya sa loob ng 2 buwan at tinignan nga si Apple na tulala ang napatitig sa kanila. Maya-maya rin yumuko ito sa kanaglakad palayo. Nang umangat ang tingin si Yuna, ay tinignan niya sa mata ang taong minamahal. So anong pangalan mo talaga? Yuna, yan ang pangalan ko. Pasensya na kung niloko kita. Kung nagsinungaling ako,
kung hindi ko agad nasabi sa'yo ang totoo. Hindi pa natapos ni Yuna ang sasabihin nang siilin siya ng halik ni Kobe. Nang maghiwalay ang kanilang labi ay ngumiti si Kobe. Wala na akong pakialam kung nagsinungaling ka sa akin, Yuna. Ang importante ngayon ay kasama kita at mahal natin ang isa't isa. Nakangiting sabi ni Kobe. Mumuso na lamang si Yuna upang pigilan ang ngiti na nais lumabas sa kanyang labi. Pwede ko na po bang ibukas ang mata ko? Bumaba ang tingin nila kay Elias na nakapikit ang mata. Tinaliman ang tingin ni Yuna si Kobe dahil hinalikan pala siya nito na naroon si Elias. Pwede mo nang buksan. Natatawa pang saad ni Yuna. Salamat naman, Daddy. Nagugutom na po ko. Sakto, may niluto na ako. Tara na sa kubo. Sa loob na lang tayo kumain. Inakbayan ni Kobe si Yuna. Pakiramdam niya ay kompleto na nga siya. Hindi niya na kailangan pa ng kahit na anong eksplanasyon galing kay Yuna. Ang importante sa kanya ngayon, nasa tabi niya ang dalaga at alam niyang mahal siya nito. Si isipin yun, kontento na nga siyang mamuhay kasama sina Yuna at Elias. Samantala, malungkot na nilapitan nga ni Apple si Sisa nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na walang ginawa man lamang ang ina kanina. Nanood lamang ito na para pang nasa theater. Mom, bakit hindi ka nag-interfere kanina? Asawa ko si Kobe at pumupul si Elias. Dapat tinulungan mo ko roon. Reklamo pa ni Apple, mahinang napabuntong hininga si Sisa. Hayaan mo na silang maging masaya, anak. Ramdam ko na mahal nila ang isa't isa. Kaya please, hayaan na natin ang kahambal mo. Malungkot na tugon ni Sisa sa katumalikod. Tinitigan ni Apple ang tatlo na masayang nag-uusap. Ang magaman niya na dapat siya ang kasama. Napayuko na nga lamang si Apple. Kasalanan niya rin naman dahil siguro kung maging mabuting ina at asawa siya, siya na sana ang nasa posisyon ngayon ni Yuna, pero gaya nga ng kasabihan, sakalang marirealize na mali ang ginawa kapag huli na ang lahat. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng pangyayaring yun, mas lalong naging matatag ang relasyon ni Yuna at Kobe. Nakatira na sila ngayon sa isang bahay na regalo mismo ni Sisa. Ilang araw pa lamang kasi bago ang insidente yun, kinausap sila ni Sisa at ibinigay ang blessing sa pamilya. Samantala, doon naman ipinagpatapat ni Apple na tanging inggit at galit ang dahilan kung bakit ganun ang trato niya kay Yuna. Ngunit wala na raw itong balak pang manggulo sa pamilya nila. Ang tanging gagawin na lamang ni Apple ay suportahan ang anak na si Elias. Hindi naman yung tinanggihan ni Kobe at Yuna at ipinakilala si Apple bilang ina kay Elias. Sa ilang buwan ay nagtrabaho si Kobe sa kumpanya ni Sisa habang taong bahay naman si Yuna. Pinaaral naman ni Apple ang anak nitong si Elias. Masaya na sa buhay si Yuna. Lubos niyang ipinagpapasalamat sa sarili na mas pinili niyang tumakas sa ugabing yun kaysa manatili at hintayin ang dapat kasal niya. Kung pwede nga lang makita ulit ang babae at lumaki na nag-aaway sa harapan ng gate nila. Pinasalamatan niya na sana. Ngayon nga'y wala na siyang pagsisisihan sa buhay. Sino ba naman kasi mag-aakala na nagpapanggap lamang siyang pulubi? Naging instant mommy pa. Kung noon una, ay isang kamalasan yun, pero ngayon, lubos na nga siyang nagpapasalamat. Ngayon nga'y pagbukas ang pinto ng simbahan, tuluyang naluha si Yuna. Kahit ilang buwan pa lamang silang magkasintahan at nag-propose na kagad si Kobe kay Yuna. Tinanggap naman ito ng babae. Dahil alam niya sa sarili na sigurado na nga siya sa lalaki. Habang naglalakad ay naalala niya ang naging karanasan niya sa mga nakalipas na mga buwan nung nakilala niya sina Elias at Kobe. Ang kanilang mga alaala sa bawat araw, lahat-lahat. Para kay Yuna yun ang pinakamagandang pangyayari na nangyari sa buong buhay niya. Napatingin si Yuna kay Apple, ang kanyang bridesmaid, na nakangiting nakatingin sa kanya. Bagamat nagkaroon ng alitan ay mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal sa isa't isa. At ngayon nagpatawad, magkasama nga alaga ng tinuturing nilang anak pareho. Paglingon ni Yuna sa kanyang mga magulang na pangiti siya. Humingi rin ng mga tunang tawad sa mga kasalanan na ginawa at ngayon suportado na sa kasal nila. Akala nga noon ni Yuna ay mahihirapan pa nga siyang i-defend
si Kobe sa kanila lalo na't mahirap, ngunit sinuportahan nila ang relasyon nilang dalawa ni Kobe. Nabaling ang tingin ni Yuna sa bawat tao na nakatingin sa kanya. Yung iba ay pamilyar ang mukha pero karamihan ay business partners ng kanyang magulang at kapatid. Tumingin si Yuna kay Elias. Ngiti-ngiti ito at nagpapapogi pa. Sumisenyas-senyas pa ng kung ano-ano. Lumipat ang tingin ni Yuna kay Kobe. Ang lalaking nagparamdam ng pagmamahal sa kanya at ang lalaking mapapangasawa niya. Nakatitig lamang silang dalawa sa mata ng isa't isa hanggang sa makalapit si Yuna kay Kobe. Hinawakan ni Kobe si Yuna. Finally, akin ka na. Nakangiting bulong ni Kobe. Mahinang napahagigig si Yuna. Sa'yo naman talaga ako palagi. Habang nagsasalita ang pare ay nakatitig lamang si Yuna kay Kobe. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Dito niya tuluyang napagtanto na hindi lahat ng kasiyahan umiikot lamang sa pera. Dahil nung nakilala niya si Kobe, doon niya naranasan ang tunay na kaligayahan. You may now kiss the bride. Ani na nga sa wakas ang pare. Isang mahabang halik kasabay ng palakpakan ng namuot sa simbahan. Nang maghiwalay sila mahigpit, naniyakap ni Yuna si Kobe. Ang taong nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Na mas makapangyarihan pa sa kahit na anong kayamanan o pera. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Yuna at Kobe. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Merlilin, Emily Borac, Daisy Blasa, Nesbeth Hanaban, Maylin Versosa, Presbyteros Rose, Jenjen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbeth, Keofila Perez, DC, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary De La Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Feful Gensho, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlene Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Hortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fenovares, Lin Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Aileen Lomano Glagana, Merly Lin, Shirley Peralta, Mires Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lin Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary De La Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Aileen, Mark Anthony Sariales, Evangelina, Alexa Ani Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falco, Babes Music and Memories, Jenjen, Vanessa, Cecilia Palaubsanon, Allen, Lagana, Merlilin, Linli, Presbyteros Rose, Ana Vencer, Nesbeth Hanaban,
Mira's Channel, Annabel Huelo, Leonisa Azotes, Didi Dia, Fegarises, Janet Vlog, Rolando Yagyagan, Daisy Blasa, Erlinda Chong, Harem Ruhi, Jules, Eunice Compression, Nuraini Aini, Ning, Augustus Cleo Waling, Dahlia, Lelsen, Judy, Jemima, Celia, Cecil, Carmencita Falcon, Winona, John Twelve, Jezreel Kaling, Ness, Melia Tejano, Murphy, Harem, Ann Mariano, Presenta Menoza, Rosemary Paraganas, Imelda Kunan, Ona, Jeyo, Chu, Lina Almazan, Carmelita Mendoza, Elizabeth Gila, Vida Dichosa, Juliet Kaday, Lolar, Hemi, Ana Bueta, Anneli Flor, Leonisa Zotes, Romana Gorospe, Flora Gumisad, Alisa, Daisy Blaza, Emily Borac, Merlilin, Fel Macabato, Mark Anthony Seriales, Lawrence John Bacus, Dantes Liliosa, Cleo Kawaling, Annalisa, Junaline Hebedo, Wenoni Anyalucas, Nesbeth Carmencita, Eman Malakas, Anita Hernando, Imelda Forteza,